para mas makaipong daw ng reserbang kuryente habang papainit na ng papainit ang panahon. At habang papataas o palakas po ang demanda pangangailangan, nanawagan ng Department of Energy pati sa malalaking mga mall na maghinay-hinay sa paggamit ng aircon. Hinimok din nila ang mga empleyado ng gobyerno na magsuot ng mga mas preskong damit sa opisina. Tulad ng shorts. Nakatutok si Julio Segovia. Department of Energy na ang nagsabi, kada araw may bumabagsak na planta. Bagaman iba-ibang dahilan ng pagpalya, malaking epekto nito sa reserba. Ngayon pa naman kailangan mag-ipon ng supply habang nagsisimula ng umiinit kung kailan tumataas din ang power demand. Eksakto tayo. Huwag lang babagsak ang malalaking planta. Ang problema, every now and then may bumabagsak. Historically, every day a plant is down. Seldom will you have a day na hindi walang plantang bumabagsak. Sa datos ng ahensya, umabot na sa 7,500 megawatts ang konsumo sa kuryente ng mga Tagaluzon itong Biyernes. Mas mataas ng 700 megawatts mula sa actual power demand noong kalagitnaan ng Pebrero. Hindi rin daw malayong pumalo ito sa mahigit 9,000 megawatts pagsapit ng Mayo. Pero ang pagsipa sa konsumo, pwede naman daw maiwasan kung ipapakulang sa 25 degrees Celsius ang mga aircon. Naglabas na ng memo sa Secretary Petilla sa DOE at mga attached agency kaugnay nito. Hinikayat din ng kalihim ang mga empleyado ng gobyerno na magsuot ng maninipis at preskong damit sa halip ng mga jacket, blazer, suits and ties. Tulad daw ng ginawa sa Cool Beast campaign ng Korea-Japan. Sa ilalim ng Cool Beast campaign, pinapayagan ang pagsusuot ng short pants at sandals sa opisina tuwing tag-init. Umaapela rin ng DOE na sana'y ganito rin ang gawin sa mga pribadong kumpanya. Magsusuot na lang po ng malalamig na damit. Para ano, magpapaypay pagka nainitan. Okay lang naman, yun ang policy ni sir eh. Magsusuot ng t-shirt or ganito, okay rin lang po. Kasi may electric pa naman po sir na nahandar din kahit pa paano. Ang pakiusap ng DOE na magtipid sa konsumo ng kuryente, umabot na sa mga pribadong kumpanya, pati mga mall. Hinikayat din na ahensya na ilagay na lang sa 25 degrees Celsius ang temperatura ng mga aircon sa kabuuan ng tag-init, lalo na tuwing peak hours, sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Ang matitipid na konsumo rito, hanggang 400 megawatts o katumbas ng power capacity ng isang planta. When we say reduce your consumption, put it at 25, we're not joking. We're actually talking about one big plant being saved. If we, all of us will actually do it. Handa naman ang Philippine Chamber of Commerce and Industries na sumunod sa pakiusap ng DOE ng pagtitipid sa aircon. Ang ilang malalaking mall sa Metro Manila, handa rin daw gawin ito. Pero kailangan din daw nilang tiyaking hindi makukompromiso ang ginhawa ng mga customer. Julio Segovia, nakatutok 24 Oras.